Totoo. Yes. Minsan minsan kasi sa kahit akala mo na strong ka ganyan, pero minsan madedrain ka na. Pero at the end of the day, ako muntik na akong sumuko. Sobrang onti ka lang muntik na akong sumuko, pero inisip ko, ay hindi, pangarap ko kasi 'to eh. Tsaka ako kasi sobrang hilig ko sa umarte. So, 'yun, parang napamahal din ako sa pag-arte. 'Di ba ngayon nasa ano kayo, Star Magic Workshop? Yes, oo. 'Yun. Nag-Star Magic Workshop din ako. And doon ako napamahal talaga sa arte. Kasi, grabe, ang galing din ni Direk magturo, promise. Enjoyin mo lang siya, enjoyin mo, and galingan mo. Gawin mo yung... Eh, like, lalo na kung halimbawa, magiging iba yung character mo. Kasi, di ba, pag meron kang character na kailangan i-acting, parang, alam mo, dinadala mo yung parang, i-ano yung sarili mo na, itatry mo na, ay, ako to, ako talaga tong character na to. Parang mag-iiba talaga yung ugali mo dun. Lalo na, ang advantage niyan pag iyakin ka. Ako kasi iyakin ako. Kaya yung scene pag mabigat, talagang iiyak na ako agad kasi iyakin ako. Kaya dapat mo matutunan kung paano ka umiyak agad. Tsaka pagahan mo siya. Yung pinakamasakit na bagay sa buhay mo, doon mo ilagay. Totoo. Kung ano yung pinanghuhugutan mo talaga, ihugot mo na talaga. Oo, totoo yan, totoo yan. Kaya mo yan, basta i-enjoy mo lang talaga, promise. Sobrang, pang ilang sessions yun na ba? First session pa lang. First, ayun. Basta, promise, may enjoy mo yan. Parang, kung dati, pinapanood natin yung mga ibang artista, ngayon na matututunan mo kung paano, ay, ganito pala ginagawa nila, ganito pala sila umiyak, ganito pala sila umarap. Parang, sobrang nakaka-enjoy siya. And sobrang bait ni Direk. Sobra. Parang alam na nakikipagkwentuhan lang talaga si Direk sa iyo. Oo, 'di ba? Sobra, galing-galing. Ayun, so ang pangalawang question na galing sa fan mo, sino pinaka-close mo sa mga ex-housemates ngayon? Pero asan ka ngayon sa bahay. Bahay mo? Taga QC ka. Manila. Oh, QC, okay. Ay, dito sa Pandakan, Pandakan, Manila. Hala, okay. Sino pinaka-close mo? Si Aizel. Si Kumaring Aizel, oo. Kasama mo ba siya ngayon? Oo, kasama ko siya dito sa bahay. Dito siya sa bahay nakatira ngayon. Oh, nice. Yun. Ano tawag doon? Pero yung mga ibang housemates, nagkikita pa rin ba kayo? Pandemic ngayon eh, so hindi ko sila nakikita. Like, stay at home lang talaga ako ngayon, kami ni Aizel. Pero like ano, chika-chika din sa group chat namin. Pero yun nga, lahat din, halos lahat busy. So, hindi din yung parang sasabihin mo ko tulad sa loob ng bahay na maya-maya magkausap kayo. Kasi naiba na yung buhay namin na nasa labas na ng, yung nasa labas na ng bahay. Parang dami ng iba't ibang project. Yung Oo, at least. Pero, pag ano, dati kasi wala pang pandemic, sobrang enjoy din na yung sabay-sabay kayo nagwo-workshop, ganyan. Ngayon kasi, yun yung difference eh, sa pandemic tsaka walang pandemic. Dati kasi talagang nagkikita kayo, ganyan, sama-sama. Pero ngayon kasi ang hirap, no, ang hirap. Parang nakakamiss din yung kulitan, ganyan. Totoo. Pero syempre, di ba, dapat safety ngayon. So, kailangan, ano muna, virtual na lang. Oo. Ako, baka next week babalik na rin ako sa Manila. Pero hindi rin kasi ako lumalabas pag nasa Manila ako eh. Nakakatakot kaya? Sobra. Sobra nakakatakot. Oo. So, yun. Bakit nakuha mo yung attention ko is, syempre, dahil nagpa-pageant ka. So, yun. Ako kasi dati, nagpa-pageant din ako. Pero dalawang beses lang. Yung unang beses, city. Yung pangalawa, school lang. Pero napamahal din ako doon. Yun yung bago ako pumasok ng PBB, nag-pageant ako. So, yun. Sobrang hira. Pero sobrang fun din. Sobrang nakaka-enjoy, ganyan. So, ikaw, ngayon, sa... syempre, na nakabilang ka sa PBB Connect, ano ang mas gusto mo i-pursue? Yung pagiging artista mo or beauty queen? Sa ngayon kasi, mas nagpo-focus ako ngayon isa pag artista talaga.
Kasi ang pagpapadyet noon, bata pa naman ako, 20 years old, meron pa akong 6 na taon. So, pinaghahandaan ko din siya. Habang nagko-focus ako sa artista, hindi din ako nagkukulang na mag-review pa rin sa mga question and answer. Para if ever na once na sinalang ako ng mga, ng camp ko, ng handlers ko, ready ako sumabak. Oo, at least, diba? Pwede naman dalawa eh. Pwede naman. Oo, kaya naman eh. Pag gusto mo pareho, diba? Oo, oo, oo. Ilang beses ka ba nag-pageant? Lagpas 10 na kasi yung mga nasa Lenga. Simula 15 years old ako. Ah, 15 years old. So, sobrang dami na din. Ah? Sobrang dami na rin na nasalihan ko. At least, ang daming experience, diba? The more, the merrier. Ayan, totoo. So, ano yung best part sa pagsali mo sa pageant? Best part? Siguro yung ano, marami kang matututunan. Kasi, yung sa question and answer, may mga bagay doon na bigla kang mag-curious. Kasi pag may natatanong sa ibang candidates, parang, parang gusto kong pag-aralan din yun. Yung marami kang maririnig din na iba't ibang opinion ng tao. Kasi wala namang tama or mali sa mga sagot sa question and answer. Yan ang kanya lang talaga na opinion. Yan yung sa akin. Best part talaga yun. Oo, diba? Pero nag-aaral ka ngayon. Nag-stop muna ako. Pero like babalik na rin ulit ako sa pag-aaral. Incomplete lang kasi ako sa school. College ka, college? Yeah, college ako. Second year college. Anong course mo? Tourism student. Nice! Alam mo ba? Hindi naman tayo same, pero kalapit. Pero nung first year ko, nag-tourism ako. Kaso kasi, pag ayoko yung mga kaklase ko na hindi ko carry yung mga kaklase ko, lumipat ako. Kasi ayoko yung buong 4 years ko ganyan na malungkot. So, lumipat ako, nag-hotel and restaurant management ako. Pero, ang gusto ko talaga i-pursue na job is flight attendant. Yun ang pangarap ko. Sayang, pwede naman. Diba? Dito na muna ako sa pag-aarte. Oo, sa bagay. Oo. Pero, pangarap ko rin yun, yung flight attendant dati. So, pwede ah. Anong height mo ba? 5'6½. Oh my God, ang tangkad mo. 5'5 lang ako. Pero hindi halata. Sa mga pictures mo, hindi halata. Totoo ba? Hindi. Mukha bang mukha akong... Matangkad talaga. Kala ko nga sabi ko mga 5'6 or 5'7, ganun. Hindi. 5'5 lang ako. Kasi di ba, madaya ang height ng babae pag tinitingnan kaysa sa height ng mga lalaki. Totoo. Ayun. So, kung may isang bagay na gusto mo baguhin sa sarili mo, ano yun? Wala eh. Wala akong babaguhin sa sarili ko. Ako din. Kasi happy ako eh. Happy ako kung ano ako, kung sino ako. Happy na ako dun. Content lang ako. Pero like yun siguro, like medyo adjust-adjust din ako kasi iba na yung ano ngayon, di ba? Oo. Kasi, syempre, ang dami ng tumitingin, ganyan. So, wala. Ganun talaga. At Totoo. Least, na-accept mo sa sarili ko na ito na yung mundo na pinasukan mo. Oo so, nga. Alam mo ba, nung na-edit ka sa PBB, galit na galit yung best friend ko. Totoo, sinasabi niya sa akin na, hindi you deserve ma-evict ni Ella, ganyan. Oo. Tapos sabi niya sa akin, ganun talaga ako magsalita. Oo, may punto. Tapos sabi niya sa akin, yun nga, yung nakikita namin na totoong tao, yung pinapakita mo sa loob ng bahay ni Kuya, ganyan. Tsaka, sinabi rin niya na ganun naman talaga na pag pumasok ka ng PBB, syempre, kailangan mong lumaban kasi para saan na pumasok ka, di ba? Yes, totoo yan. Day 84 ata yon yung araw na itika, hindi ko sure, pero parang ganun. Yun, alam mo ba, na naman, naging emotional na naman ako. Kasi, alam mo, may dagdag pa yung theme song ng PBB. Oo. May team song sila. Ako kasi talaga iyakin ako. Kaya, pero alam mo, grabe sobrang, hindi naman sa pag-ano ah, pero grabe nakikita ko na talagang strong yung, ano mo, yung personality mo. Alam mo, yung time, alam mo ba, yung time na na-epic ako, hindi ako nakapagsalita. Kasi umiiyak ako, iyak ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Pero ikaw, nakapagsalita ka,
nakapagsabi ka pa sa mga ibang housemate na, oh, galingan nyo, ganyan, ganyan. Grabe, paano? Paano kasi, mo na, ano? Ano yung naramdaman mo nung time na yon? Ano yung tumatakbo sa isip mo nung tinawag yung pangalan? Ay, nung sino ba yung kaano mo? Si Amanda ata. Si Amanda. Mm-mm. Nung hindi tinawag yung pangalan mo. Pero grabe, no? Actually, Abby, ako, tuwing nominated ako, hinahanda ko na yung sarili ko talaga. Mm. Like, kasi 50-50 na yan eh. Kalahati ng katawan mo nasa outside world na eh. Yung kalahati nasa loob ng bahay. Eh, hindi naman natin hawak yung kapalaran natin, di ba? Oh, ang may hawak lang ng kapalaran natin yung taong bayan. Kaya at that time, nung kami ni Amanda yung nominated, niready ko na yung sarili ko na sabi ko, if time ko na to, tatanggapin ko to ng buong buo. Sa akin, parang sabi ko, hindi ko kailangan umiyak doon kasi ayoko magsisi na pag nasa outside world ako na parang may gusto pa akong sabihin sa mga housemates. Mm-mm. Parang ano, mas pinili ko na tibayan muna yung damdamin ko that time. Tapos tsaka na lang ko iiyak pag nasa hotel na. Yun na yun sa akin. Oo. Pero nung lumabas pa kayo, nag-hotel arrest din kayo. Yes, yes, ako. Diretso ka agad. Oo. Wala pa yung family mo doon. Wala. As in, parang lalo pa ako nalungkot. Parang feeling ko mababaliw ako kasi ilang araw ko din hindi pa sila nakausap. Kasi parang, syempre, baka mabigla ako pag if ever na hahawakan ko agad yung phone ko. Parang baka masyado ako ma-overwhelm sa mga nangyayari. Nag-freeze ka ulit. Ako ba? O ikaw? Hindi ko alam kung sino sa atin dalawa. Sige, magbabayad na kami ng wifi bukas. Ayan guys, mag-send na kami ng virtual gifts para makabayad kami sa wifi. Para makabayad na kami sa ano, sa wifi. Ano yung tatanong ko? Nakalimutan ko tuloy itatanong ko. Nakalimutan ko naman. Guys, mag-send na kayo ng mga virtual gifts para maalala ko yung itatanong ko kay Ella. And kung may mga gusto pa kayong itanong kay Ella, ilagay niyo lang sa comment section. Yes, yes. Game na game ako dyan sa mga patanong niyo. Pero totoo, mag-ano ka, kailangan mo mag-vitamins. Kung puyat ka lagi, kailangan mo mag-vitamins. Thank you. Kasi mamaya... Oo. Ako nagbabitamins ako lang. Wow! Tuturuan. Ayun! Thank you si ano, wow, Saharana. Thank Casey. You! 1.188 million na po tayo sa hearts, wow, and 68.8k sa diamonds. Guys, virtual gifts para makakaabot kaya tayo ng 100k diamond. Kaya yon. Para sa wifi. Para sa wifi, para makabayad na tayo. Ayan, mag-send lang kayo para makaabot tayo ng 100k diamond. Ayan, thank you so much. Go! Ayan, ang galing-galing. Ang galing. Ang dami mong supporters, alam mo. I-treasure mo sila. Grabe, sobra, like, isa din sila sa pinaka, like, iniingatan ko talaga. Oo. Bukod sa family and friends ko, sila talaga. Kasi, alam mo, grabe din yung, ano nila, yung mga effort nila, mag-voting, yes, mag-ano. Yung sobrang, puyat. Oo, yung puyat, mag-tweet, ganyan. Yun ang nakakabit, ano, yung talagang, pag gusto ka nila, talagang gagawin nila lahat. Yun ang nakakapag... pabilib sa akin, sa kanila. Alam mo yun, parang ayawan ka ng lahat na nasa loob ng bahay, pero kung gusto kong pagstayin ng mga taong bayan, kasi may nakikita sila sa'yo na, alam mo yun, yung kasi, eto sa atin, di ba, as housemates, laging sinasabi natin, di ba, parang hindi nyo naman alam kung ano lahat yung nangyayari sa loob ng bahay. Uh-oh. Pero at the same time, tayo din mga nasa loob ng bahay, hindi natin alam kung ano yung nakikita ng mga nasa labas. Oo, totoo yan. Kasi pwede. Di ba? Oo. Pwedeng... Eh, kasi naman yung nilalabas naman sa TV, hindi naman 24 hours eh. So, hindi nila alam. Ang daming nangyayari sa loob, ang daming nangyayari sa loob na
hindi nakikita sa labas. Pero like Abby kasi, nung sa batch namin, merong, eto sa pagkakaalam ko, meron 24 hours sa Kumu. Ay, totoo? Hindi ko yes, nakikita. Sa Kumu. Yung live stream. That's why parang may mga bagay sila na, alam mo yun, yung sa isip namin na, hindi pa hindi naman to napalabas sa YouTube yung episode na to, pero may alam sila yung mga taong bayan na nangyari yun. Na hindi naman napakita sa ano sa YouTube. Tulad ng sabihin mo na. Hindi kasi nagulat ako like yung katulad nung kasi last time medyo ano to mainit-init pa to yung sa amin ni ano ni Ralph nung kay Direk Cathy. Ah, okay, okay. Na nalaman nila alam nila yung parang ano may mga alam sila doon na ano eh. Na hindi naman napapakita sa YouTube. Na napanood daw nila yon isa live stream. Saka more on kasi ang lumalabas ngayon sa Twitter na mga video. More on galing siya sa Kumu. Ah. Yung mga highlights, highlights. Ano yun? Parang may love team kayo? Ganon? Oo, oh, parang ganon. Parang ganon nga. Ah, pero alam mo, akala ko kayo talaga. Kasi, daming comment sa akin. Ay, nalilito ako. Sabi ko, sino ba talaga? Nalilito ako. Kasi, ang dami nagko-comment sa akin na ikaw at si Ralph, ganyan. Sabi ko, ah, okay, sila pala ang love team ka kung ganun. Pero bakit iba naman yung, ano, nalilito din ako. Same lang tayo, nalilito din ako sa mga nangyayari. Pero yung totoo ba na parang nagustuhan mo ba si Ralph, ganyan? Sa akin, ano, hindi ko kayang sabihin na hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko din kayang sabihin na gusto ko siya. Kasi sa akin, napaka-special niyang tao. Kasi sa loob ng bahay, hindi ko naman hinanap yung mga love team eh. Hindi naman ako naghanap ng love doon. Kasi ang hanap ko doon is yung goal ko. So sa akin, parang lahat kami doon, special sila sa akin lahat talaga. Parang family ko talaga sila. Yun ako. Ano kasi, parang mahirap din siya. Alam mo, mahirap hindi ma-attach sa isang tao. Yes. Kasi, Diyos ko, pagkagising mo, siya ang makikita mo. Pagkatulog, bago ka matulog, siya na naman ang makikita mo. Pagkatapos mo maligo, siya na naman yung makikita mo. Pagkakain ka, siya na naman yung makikita mo. Parang ganon. Parang ang hirap talaga, di ba? Ang hirap. Tapos wala pang cellphone. Walang orasan. Ayan, lag na naman tayo. Wala na naman tayo pang wifi. Ang hirap. Ka na naman dahil team. Feeling ko ako ang nag-lag. Dai. Ako naman nag-lag. Abby, ako. Ako na naman ang... Sorry na. Ayan na. Guys, pagbalik ko sa Manila, hindi na ako lag. Ang wifi. Kaya mag-send na kayo, guys. 74.88K diamonds na tayo. Kaya abutin na natin yan ng 100K diamonds para makapag-bayad na tayo ng wifi natin. True. Diba? Ayan. Ano ba yung sinabi ko kanina na nag-log ako? Like yung pag-gising, lahat. Kasi nasa isang bahay kayo. Alam mo yung, in short, PBB feels. Yun lang yun. PBB feels? Kasi, alam mo, sa totoo lang, kasi na ano, alam mo yung masasabi mo na parang... Nalag, Lord, please naman, wag naman ngayon. Nalalag ka. Alam mo, Lord. Lag din ata ako, ah. Ayan na, ito na, narinig ko na. Ayan. Kasi 'di ba sa loob ng bahay, syempre, alam mo na 'yon. May mga bagay na minsan akala mo sila na talaga pag na-in love na sila sa isa't isa, pero pagdating sa outside world, wala na pala. 'Yun lang 'yon, hanggang doon lang sa PBB. Kumbaga parang sertihan lang. Alam mo 'yon, sertihan lang katulad ni Ma'am Shimela at saka ni ano, ni Kuya Jason, 'di ba? Naging love team sila sa loob ng bahay ni Kuya. Tingnan mo, naging successful din yung ano nila, yung relationship nila sa outside world. Pero meron kasi ibang love team sa loob lang ng bahay. Pero paglabas, wala na, yun na yun. Totoo yan. Kaya, wala akong masabi. Totoo kasi yan, diba? Tsaka, ano, baka siguro, ako ah, napanood mo ba ako dati sa yes, PBB? Yes, oo, okay. Napanood ko.
So, alam mo na, yung pambabas sa akin, diba? Yes, yes. Hindi ko na kinakayaya. Yung batch nyo, isa din sa controversial, diba? Yung batch nyo, controversial din yan eh. Oo. Ako, na malaki ang mata, lagi ang sinasabi. Kilala ako ng tao kasi malaki yung mata ko. Yung alam mo yun, kahit hindi ka naman nag-make face or like hindi ka naman nang-i-snap, nagbumukha ka nang-i-snap. Totoo, kasi, Dai, totoo yan. Alam mo, yung mga, that, nag-ano kasi ako, nag-upload ako ng vlog ko. O, panoorin yung vlog ko, guys. Unsafe assumptions about me. So, ang dami nagsasabi sa akin, mukha akong mataray, mukha akong masungit. Pero talaga, hindi talaga. Yung minsan sinasabi nila na umiirap ako. Irap pa yun? Hindi ko alam. Yung parang roll eyes ako. Pero roll eyes. Ganyan na talaga yung mata ko. Ganyan na talaga ako. May at ako. Hindi naman kasi natin pwede baguhin yun. Kasi pinanganak pa yung ganito. Hindi naman natin ano na.